Mababa na nga. Yung mic. Maganda ang senyales na may isang kung mahuhusay na pelikula na magpapakita ang gilas talaga. Kasi nahagip pa namin yun. Alam naman natin yung kalagayan ng pelikula ng Pilipino ngayon yung industriya natin. Kaya nakakatuwang malaman na maraming mga mahuhusay na pelikula na gusto mong mabuo. Kasi naniniwala, sila isa lang naman indicator po nun eh, na naniniwala yung mga producers, yung artists, yung creators behind these films na maaaring bumalik ang sigla ng ating pelikula. Kaya magandang maraming options eh, para sa lahat eh. Hindi po ba? May iba-ibang flavor talaga na naayon sa gusto ng bawat isa. Ikaw nararamdaman mo na parang ano din eh, marami nag-aabang, parang ang tindi ng labanan na pagitan ng sino-sino yung magta-top grocer, sino-sino yung lalabas sa mananalo sa awards night. Nararamdaman mo na yun? At may pressure din ba on your part? Yeah, siyempre, lahat inaabangan po yan. Diba? Lahat inaabangan yan. Kasi naniniwala naman ako, lahat naman po ng tao behind every film ay invested dyan, not necessarily monetarily, pero yung kanilang talento in-invest nila, yung kanilang sarili in-invest nila dyan. So, syempre, makataya ang lahat doon sa kanilang mga pelikula, which is good. Because I think, while definitely, yes, the spirit of competition is there, I think yun din yung paraan para mas ibigay namin yung aming best sa aming mga trabaho. Kasi knowing that there are also 9 other beautiful films, siyempre gusto natin mapaganda talaga yung atin. So mas maganda kasi mas lumalabas yung kagalingan, yung kagandaan ng bawat isa, knowing that there is this festival that we all participate in. Marami. Hi. How do you feel na yung MMDA is this aggressive this time in promoting, gathering the stars of the different entries? I think no other time to do it but now. Dahil, gaya ng sabi ko nga, yung kalagayan natin coming from pre-pandemic levels, hindi pa naman talaga natin pa namimit at nakikita pa. Uh-oh. And of course, it is our hope na maibalik yon kahit pa paano. At least maibalik. And syempre, kailangan ng mga aggressive measures para makamit yan eh. That's why we're grateful sa MMDA na very proactive ang kanilang approach. In fact, hindi lang po dito sa Pilipinas ang kanilang plano ng pag-showcase ng ating mga pelikula, kung hindi abroad, kundi pati sa United States, sa ating mga sa Filipino community doon, at hindi lang sa Filipino community, kung hindi higit pa, pati sa mga foreigners in general, mga nakatira doon. So, kailangan po yung mga ganitong klase. Pero doon, kung iniwala ka na kailangan babaan ng bayan ng sige para mas marami? Personally, yes. Kasi isa rin sa mga dahilan yan pa, dahil siguro, nagdadalawang isip yung mga tao, dahil medyo umangat din ng konti, or siguro nanatiling ganun. Pero kung mas bumaba siya, naniniwala ko mas maiinganyo talaga natin yung mga mga. Pero kung parang palawakan sa mga theater? Bilang actor, chairman, and Mobile Fund Board. At least mapag-aralan nila. Diba? Kasi syempre ang gusto natin ay magkaroon ng harmonious balance between a good creative output and of course yung well-being ng producers. Diba? So, and of course, yung manonood, nandun sila sa creative output. Siyempre, kailangan mo pag-aralan muna ano ba yung sweet spot na yun, na at the same time, profitable pa rin, pero meron pa rin tayong kumbaga, mabibigay na leeway para sa mga ticket, buyers, yung mga audience natin, para kahit papano, mapamura natin ng konti. So, kung mangyari yun, mahanap natin yung balance nyo, magiging napakasayang Pasko to para sa pelikulang Pilipino. Kung pwede nyo panoorin si Yael mga entries to na yes. Si Zia at 8 years old. Yes. Kasi glad to announce that we are rated PG. Ay, boom! So, rated PG po ang pelikulang Rewind. Kaya basta may kasamang adult, may kasamang magulang, pwede po ang mga. Dong, would you say itong film, although ilang entries ka na rin naman sa MMM, would you say na ito ang isa sa pinaka-special kasi nga you're the producer, you're the lead, and with Marian? Hindi lang special dahil film festival siya. Special siya sa
buong career ko as an artist. Talaga? Bakit yes, for two important reasons. Kasi una, kasama ko yung asawa ko. Nung nabasa namin yung script na Rewind, wala kami isang pangungusap na pwedeng gawing pag-describe. Wala kami words to describe the beauty of the film or the script. Paano namin siya ma-explain sa mga kamag-anak namin? Dahil matindi yung impact niya sa amin. Hindi lang bilang mag-asawa, kundi as individuals. So, yun yung same feeling na gusto namin ibigay sa mga manonood, dahil malaki na itulong ng kwentong ito sa buhay namin. Right now, ginagamit ko siyang basehan sa kung ano man ang gagawin ko, mga desisyon na gusto kong gawin, dahil na-inspire ako sa kwentong yun. At yun yung exact same feeling na gusto namin ibigay sa mga manonood ng pelikula. So, you're also part of Firefly. Yes. Napaka-importante din nung character na ginampanan mo. Yes. So, it's safe to say na kung may papanoorin kang dalawang top 2, Rewind and Firefly ba ito? Definitely. At yung second reason ko, right, sabi ko, dalawang importanting dahilan eh. At bakit ito yung pinakamahalagang project sa buhay ko as an artist at up to this day. It's because we love the movie industry. We love the industry. And gusto natin maibalik yung sigla ng industriya ito. Kaya yung tinaya namin dito, hindi lang po sa yung pinansal, pero tinaya po namin yung aming talento, yung aming kaluluwa, yung aming commitment, yung oras namin para masiguro marami pong makapanood nito. Kaya mahalagang mahalaga po para sa atin. Thank you.